nung hirap na lumabas para mamalengke, kami hindi kami nahirapan kasi kukunin lang namin sa garden. Gardening naman. This is my day. Simple lang. My kitchen garden. Sa pagtatanim kasi hobby ko yun eh. Especially, laking tulong yan nung nag-quarantine. Pinangal ako sa Zambales, sa Subic. So, probinsya talaga. Bata pa lang ako nagtatanim na ako. Lumaki ako kung anong ginagawa ng nanay ko, parang inspirasyon sa akin. Gantong lifestyle, hindi yung ngayon ko lang napili. Ganito talaga ako. Kumbaga, mahilig ako magtanim, mahilig ako sa probinsya, hindi mo makikita ang matagal sa Maynila. Ayoko na masyadong maingay. Gusto ko yung probinsya-probinsya talaga. And doon ako mas relaxed, doon ako mas nakakagalaw. May pandemic man o wala, napaka-importante na meron kayong vegetable garden dyan. Ang laking tulong sa family. First, makakatipid ka. Para kanina, ulam namin, sinigang na hipon. So, hipon na lang bibilhin ko kasi meron ako sitaw, kangkong, di ba, may kamatis na rin, okra, talong. Di ba? Parang kompleto na. And alam mong healthy and safe yung kinukuhaan mo, di ba? Kasi syempre wala chemical nilalagay kasi hindi ako nilalagay na insecticides. Kahit sabi mo ilang linis-linis mo yun, chemical pa rin nilalagay. Healthy ka syempre kayo. Na-expose ko si Miggy, yung anak ko, na kumain pa ng gulay. And sobrang thankful ako kasi kumakain siya ng gulay. Yung tinuturo ko naman sa kanya, huwag ka maghahanap kung ano yung wala dito sa pagkainan. O ano meron dyan yung nakakainan. And sobrang happy ako. Nakakawala ng stress to. Lalo na sa mga taong sanay na maraming ginagawa. Tapos bilang nawala. Nang, di ba, yung parang nawala. So parang dapat may busy ka. And exercise. Kasi taga nagpipiko ako. Nagbubungkal. Iba yung happiness mo sa kanyang fulfillment mo kapag nakaka-harvest ka na. Okay, ano pa gusto mo yung harvest? How about that one? Yung tomato. Potato. Tomato. That's tomato, not potato. Tomato. Na-expose si Miggy sa pag-gardening and lagi sinasabi sa kanya na kahit bata pa lang siya, importante na kailangan sa bahay mo na ayun, parang nakakapag-grow ka ng your own food. And yun, tinuturo ko sa kanya yung sustainability. Hindi naman sa pagiging simple lang. Pero yun mo si Chito, laging niya paulit-ulit yung sinasabi sa akin na ang galing mo, baby. Sabi niya, wala namang may alam na may mangyayaring ganitong pandemya, di ba? Kumbaga, nasimulan ko na ever since. Nung hirap na lumabas para mamalengke, kami hindi kami nahirapan kasi kukunin lang namin sa garden. Kumuha lang ako ng meat para at least meron kaming protein man lang, di ba? Dream ko talaga ever since yung tumira kami sa farm. Si Chito hindi niya sa farm tayo titira. Pero now, because of itong quarantine, sabi niya, oo, sa farm na tayo titira. Kasi nakikita niya na, ay, ang ganda pala na meron kang gulay dyan. Kasi ako, sinasabi ko lagi sa kanya, since lumaki ako sa probinsya, nasabi ko, gusto ko sa farm tumira. Tapos yung lahat ng ingredients sa kusina, kukunin ko na lang sa labas lang. Kunwari, kailangan ko itlog. Walang ako dyan. Tapos kung wala ng chicken, kailangan natin ng baboy, yun nasa dyan. Kumbaga, yun nga, sustainability. Yun talaga, ever since bata ako, yun ang dream ko. Hindi niya maisip pa o ma-imagine na dun siya titira. Kasi syempre, city boy siya eh. Di ba, nakakilala siya ng probinsya ng ako, katulad ko. Ngayon lang niya na-appreciate yung ganyan. Nag-re-research na yun siya about paano pagpapabreed ng mga chicken, mga ganyan. Bibigay na rin siya ng mga, panoorin mo to baby. O ito, ganyan. So, hindi na siya masyadong nagko-kontra. Actually, mas more on support na siya. Kasi dati parang, madumi yan, parang ganyan. Yung mga ganun siya dati. Kasi syempre, mag-aalaga akong chicken. Not here sa village, pero doon sa rest house namin, sa kabila. Tapos sabi niya, ayoko madumi, blah, blah, blah. Tapos ngayon, sige, ganito, every week dapat bibili ka. Mga ganun na siya. Meron na siyang mga plano. So parang, ah, okay, at least alam ko na hindi naman retirement, pero doon kami papunta. Titira kami sa farm.